good morning and happy Lord's Day. Darako po tayo ngayon sa ating preaching. Tayo pa rin po ay nasa tema ng relationship sa pamilya at ano yung disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. At nung mga kamakailan, nagsimula na ang mundo, o specifically ang Pilipinas, na mag-celebrate ng Pride Month. At karamihan sa kanila ay proud na proud, no? Na ipagsigawan ang kanilang mga, ang tawag dito, pananampalataya o paniniwala patungkol sa LGBTQ agenda. At nandyan na makikita natin, marami po sa kanila ang nag-raise ng bandera ng rainbow o ng flag ng rainbow, at pinapakita nila yung kanilang seemingly dominance sa usapin ng ng relasyon, lalo na sa pag-aasawa ng same-sex union at ng iba't iba pang mga issue sa lipunan natin. Ngunit isa ang katotohanan, ang Panginoong Diyos ang soberanya, siya ang hari, siya ang nangunguna, nagpapanimula at tumatapos sa lahat ng bagay dito sa mundong ito. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. In fact, siya po ang nagpanimula, nagpasinaya ng kasal at ng pag-aasawa. At dahil po dyan, tinatamasa natin ngayon ang biyayang ito at nakakaranas tayo ng mga kagalakan sa ating mga relasyon, sa mga may asawa at sa mga nakapaloob sa isang Kristiyanong pamilya. Ngunit nais ko rin po ipaalala sa inyo, hindi man perpekto ang ating mga pamilya, kung kay kinabibilangan mong pamilya ay hindi mga mananampalataya ang iyong mga magulang, it doesn't mean na walang biyaya o walang pagpapala ang Diyos dyan. Ang isang katotohanan na ikaw ay kabilang sa isang pamilya ay pagpapala na maituturing, sapagkat marami po ang mga pinabayaan na lamang, lumalaboy sa lansangan, inulila o inabandona at walang nagkakalinga sa kanila. Kaya kahit ano pang sabihin natin na, Pastor, hindi naman Kristiyano yung magulang ko o hindi naman maayos ang aming pamumuhay sa pamilya, huwag natin itong ariin bilang isang kabigatan, ngunit ipagpasalamat natin sa Diyos sapagkat ito'y pagpapala pa rin na maituturing dahil ikaw bilang isang bahagi o isang miyembro ng isang pamilya ay hindi ka nag-iisa at kumikilos ang Diyos sa iyong pamilya. Manampalataya ka. Manampalataya ka na ikaw ang dadaluyan ng pagpapala ng kaligtasan ng Diyos sa iyong pamilya. Kaya huwag kang malungkot. Tignan mo yung sarili mo, nalulungkot ba? Kang malungkot sapagkat may pag-asa sa Panginoon na kung sino ang Diyos na nagligtas sa iyo at nagbago sa iyo, siya rin ang tapat na Diyos na maaring at kayang magligtas sa iyong mga mahal sa buhay. Kaya ngayong umaga pong ito, ang topic natin ay pinamagatang ang banal at nagpapabanal na mandato ng Diyos sa mag-asawa. Ang ating mong topic ngayon ay hindi lamang sa mag-asawa makakaapekto, ngunit sa atin ding sa atin bilang mga anak, makikita natin ang disenyo ng Diyos. At para maintindihan po natin ito, pagbubulay-bulayan natin ang sinasabi ni Pablo sa aklat ng Epeso, kaya inanyayahan ko po lahat ay tumayo at basahin natin ang teksto natin sa Efeso Kapitulo 5, talatang 22 hanggang 33, or Ephesians chapter 5, verse 22 to 33. Babasahin ko po ito sa wikang Pilipino. Kung kayo po'y naroon na, hayaan niyo po ang pangunahan ko ang pagbasa ng salita ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tandaan ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nakasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inahandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang
ang iglesia ay mahirap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Gayun din naman, dapat bahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang katawan at sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan. Tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan, gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At silang dalawa ay magiging isa. Verse 32, mayroon ditong malalim na hiwaga at sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa kaugnay ni Kristo sa iglesia. Subalit ito'y para din sa inyo, kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Kayo po'y makakaupo. Ang Efeso po ay madalas natin itong napag-aaralan at kamakailan ay ginamit natin itong series at ngayon po ay binabalikan natin siya patungkol po sa sinasabi ni Pablo ukol sa pag-aasawa o sa pagpapamilya. Ito po ay sinulat ni Pablo at siya po ay isa sa mga pinaghinalaan na isinulat niya ito nung siya ay naaresto at nakulong na. At ang tema po ng Efeso ay ang pagpapakita ng rekonsilyasyon ng relasyon ng Panginoong Diyos sa tao, sa kanyang mga nilalang kay Kristo Jesus. At kasama rin po dyan ay ang pag-iisa ng dalawang uri o dalawang tao, ang mga Hudyo at ang mga Hintil, nagkaisa kay Kristo Jesus sa kanyang iglesia. At ang panghuli po ay ang paraan ng pamumuhay ng bawat mananampalataya bilang Kristiyano. Yan po ang tinuturo ng aklat ng Efeso at makikita natin sa ating pag-aaral dati na pag-usapan natin na ang kalahati po, ang unang kalahati ng bahagi ng Efeso ay mga theoretical na theological na katotohanan, samantalang ang kabilang kalahati ay puro practical. At ito po ay hindi natin dapat pilian kung ano lang maganda, ngunit ito dapat ay lahat dating aralin. Makita natin ang mga kagandahan ng ebanghelyo na tinuturo ng salita ng Diyos. Makita natin kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos, kung gaano ito kamakapangyarihan na nagbabago sa mga buhay natin. At ito po ay ngayong umaga ay gagamitin nating teksto para maintindihan natin ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa pag-aasawa. Meron po akong tinignang statistika patungkol po sa paghihiwalay ng mga mag-asawa sa Estados Unidos. Ang pinakamataas daw po na persyento ng dahilan ng paghihiwalay ay yung lack of commitment. Pangalawa, lack of commitment is 73% and argue too much o yung pag-aaway o pagtatalo ay 56%. Infidelity, 55% and married too young, 46%. At sa pag-aaral po nila, yung lack of commitment is the most common reason for divorce. In fact, 75% of individuals and couples cited lack of commitment as the reason of their divorce. This was the most common cause of a marriage ending, exceedingly even infidelity. The rest are argue too much, infidelity, married too young, and so on and so forth. And divorce can have a surprising and long-lasting consequences. One of those consequences is an increased risk of early death. Sadly, the mortality rate is 1,363 per 100,000 for divorced men. For divorcees compared with 779 per 100,000 for married couples. Divorced men bear the brunt of this increased risk with mortality rates of 1,772 per 100,000 compared to divorced women with mortality rates of 1,095 per 100,000 married people. Ano pong sinasabi sa mga statistika na pinag-aralan natin? Una, pinakikita doon yung lack of commitment ang single most known reason kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa, yung hindi pagtupad sa pangako.
At sabi, nakakagulat na nilampasan pa nito yung pagiging taksil o pagtataksil sa pag-aasawa. Ang mga nabanggit na impormasyon ay may kinalaman sa pag-aasawa at pagpapamilya. At nakakalungkot na makita na sa isang maunlad na bansa gaya ng Amerika ay napakataas ng paghihiwalayan ng mag-asawa. Kung minsan dito sa atin sa Pilipinas, niisip natin, nako, maghiwalay na lang tayo, wala kang maipakain sa akin o wala kang maibigay sa akin, wala akong pakinabang sa iyo. Kung minsan ganun ang mga naging seemingly reasons for separation. Pero sa isang maunlad na bansa gaya ng Estados Unidos, hindi 'yon, hindi 'yung kahirapan. Hindi 'yung kakulangan, kundi 'yung lack of commitment. Ang pangunahing dahilan ay lack of commitment. Kung ako ang tatanungin, lahat ng sumunod na dahilan ay may direktang koneksyon sa hindi pagtupad sa pangako. Kung, if you would ask me, in my very humble opinion, lahat na ng nakaakibat na dahilan, gaya ng arguing too much, infidelity, marrying too young, lahat yon ay nakakabit pa rin sa lack of commitment. Bakit? Sa mga nag-aaway lagi, bakit sila maghihiwalay? Hindi dahil lagi sila nag-aaway. Dahil ayaw na nilang magpatawad at magsama. Ayaw na nilang mag-commit sa isa't isa na magpatawaran. Pangalawa, sa infidelity, bakit sila maghihiwalay? Dahil ayaw nga mag-commit, ayaw maging tapat. At sa mga nag-asawa naman ng maaga, ginagawa nilang dahilan yung nag-asawa sila ng maaga dahil ayaw lang nila talagang panindigan ang kanilang mga pangako, ang kanilang mga commitment. So kung ako tatanungin, yun lang talaga. Yung lack of commitment. Because marriage is a commitment between two people. Ito'y tipanan sa dalawang tao, sa pagitan ng dalawang tao. Kaya makita po natin na maaari nating arguably ito ang isa o hindi man isa ang pinaka dahilan na nakaakibat sa hiwalayan o pagkasira ng pag-aasawa at ng pamilya. Sa Pilipinas, ang isang nagiging sanhi ng hiwalayan ay pagpasok muna sa cohabitation or living in stage bago magpakasal. Kaya huwag kayong magpapaniwala sa mga sinasabi na 2023 na ngayon, mag-live-in muna kayo, subukan nyo muna, test the waters. Bakit? Kasi malay nyo, pag kinasal kayo, maghihiwalay din pala kayo. You're setting yourself up for failure. At sa statistics sa Pilipinas, isa yan sa napakalaking dahilan ng paghihiwalayan. Bakit? Kapag ka walang commitment, walang kasal. Kahit pakinasal na pero wala ng commitment, it will end up in separation. At ang living in, cohabitation, ay dinisenyo para mawalan ng commitment. Okay? Ba't nagsasama patuloy ang dalawang nag-live in kahit walang kasal? Dahil nagkaanak na. At ang sasabihin lang dahilan, para sa mga anak. Pag naghiwalay na, nandun pa rin, yung mahal pa rin namin ang mga anak namin, kaya friends naman kami. Nung ka-live-in. Pero sira na ang pamilya. Hindi yun ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa at pagpapamilya. Kaya po, kahit yun ay nakaakibat natin sa di pagtupad ang living-in o cohabitation na naging dahilan sa malawakang paghihiwalay ng mag-asawa sa Pilipinas, ay nakaakibat pa rin ito sa di pagtupad sa pangako o ayaw mangako, ayaw mag-commit. Yung ayaw nilang panindigan o ayaw nilang sumumpa, ayaw nilang tindigan ng kanilang mga commitment. Sa isang pag-aaral sa itaas, makita natin na ang mga taong diborsyado ay mas mataas ang tiyansa na mamatay kaysa sa mga taong nananatili sa kanilang pag-aasawa. O kaya ingat, yung mga sa states, mas mataas daw ang mortality rate ayon sa statistics ng mga diborsyado. Bakit? Practically, kapag sa states na divorce ka, kapag ikaw ay lalaki, kaya mas mataas din ang mortality rate ng mga lalaki, kung meron kayong anak ng asawa mo, susuportahan mo yun hanggang sila'y lumaki. At magkano ang suporta sa isang bata? Kaya nga ang naging kalakaran ngayon ng mga kababaihan doon na walang pagpipitagan sa kasal ay maghahanap ng triple M. Ano yun? Tandang, mayaman, madaling mamatay. Ay, apat na M pala.
Dito sa Pilipinas, ginagawa rin. Pero doon, matindi. Kasi may, yung batas, nagagamit nila. Kapag sila'y nabuntis na, naanak ka na sila, eh, di-divorce nila kung sino mang mayaman na yon, kasi susuportahan na sila habang buhay. Kaya ang daming kalalakihan ang nababaon sa utang, nagiging homeless, ang kanilang mga ari-arian ay naibibenta dahil kapag hindi ka nagsuporta, makukulong ka. Ganun kabigat, mga kapatid. Mapalad tayo dito sa Pilipinas, meron pa rin tayong mataas na morality o pagpipitagan sa moralidad. Ngayon dito, eh di bale ng minsan ang yung hindi sumusuporta sa kanilang mga anak, eh chinichismis na lang. Hindi naman dinidemanda. Bakit? Eh kahit pigain mo yan, wala kang makukuha diyan. 'Di ba? So ganoon nagiging kalakaran. Pero nais kong may pakita sa atin na ang mga datos na isa lang ang makita natin sa mga datos na nabanggit. Ang pag-aasawa ay maaring magbigay ng buhay o kumitil nito. Marriage can give life or take life. Hindi man ito literal, pero kung ang pag-aasawa ay wala sa disenyo ng Diyos, ito'y nag-aalis sa atin unti-unti ng buhay o ang kagalakan sa buhay. May umaga, alamin natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa isang masaya at banal na pagsasama ng mag-asawa. Marriage can make or break you. It can take or it can make your life or it can take your life. Kapag yan ay hindi wala kawala sa disenyo ng Panginoon, nakakatakot. Kaya pong umaga, ngayong umagang ito, ang mensahe natin, ang banal na mandato sa mag-asawa ay naglalayon na pabanalin ang pamilya at higit sa lahat ang iglesia. Interconnected po ang marriage between a man and a woman, okay? Babae at lalaki, sa disenyo ng Diyos sa iglesia, kung paano niya ito minamahal at pinababanal. Hindi ito magkahiwalay o remote na koneksyon. Ito'y napakalapit. Sapagkat, nung binanggit ni Pablo, ang mga katagang ito ay ang patingin niya o pananaw niya ay ang pananaw ni Kristo sa pagpapamilya at sa iglesia. Kaya balikan po natin ang teksto natin sa verse 21. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Bago po ito nabanggit sa mga unang verses from chapter sa verse 1 hanggang 20, pinakita doon yung pagpapasakop sa iglesia, sa isa't isa. Kung paano tayo kikilos bilang isang unit, isang tinawag ng Diyos na mga mananampalataya na nagkakaisa, nagpapasakop sa isa't isa. At kasama doon ay ang pagmamahalan, ang paggalang, ang pagpipitagan kay Kristo Jesus. Ngayon po, dumarako ngayon si Pablo mula sa example ng individual sa loob ng iglesia na namumuhay sa kabanalan at pagpapasakop kay Kristo, siya ay nagpunta naman sa mag-asawa, sa mas simple at mas maliit na unit, no? Kung dito sa iglesia, tayo ay kinabibilangan ng maraming pamilya, ang ina-address naman ngayon ni Pablo ay yung individual na pamilya at individual na mag-asawa. Kaya po makita natin, verse 22, inuna, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Itong pag-una ni Pablo sa babae ay hindi nagpapakita na pinupuruhan niya ang kababaihan dahil hindi sila nagpapasakop. Hindi itong pagpapakita na, oh, kasi kayo pinagmumulan ng mga problema gaya ni Eva. Hindi po ganon ang view natin. Hindi ganon ang sinasabi ni Pablo. Ngunit ang pag-address niya sa kababaihan ay yung pagpapahalaga sa posisyon ng kababaihan sa isang pagpapamilya. Pero magkaliwanagan tayo mga kapatid. Totoo, at sinabi sa salita ng Diyos, hindi lalaki ang natukso. Hindi siya yung unang natukso, kundi ang babae. So, anong pagpapakita nun? Dahil ang babae ay pasaway, yun ba nakikita natin? Ang babae ay matigas ang ulo? Dapat silang tawag doon, yung i-dominate ng lalaki? Hindi. Ito'y pagpapakita
na ang kalalakihan ay may mabigat na responsibilidad. Kaya yung una tong napakinggan ng mga mananampalataya sa Efeso, narinig nila ang unang in-address, mga kababaihan, nagpasakop kayo sa sarili niyong mga asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Aba, kinabahan yung mga kalalakihan. Bakit? What is the standard of submission? Isipin natin, kami ng mga babae na naman ang pinupuruhan. Hindi, tignan natin ano yung implikasyon nito. Magpapasakop kayo sa inyong mga sariling asawa, sabi dito, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sa madaling salita, the standard of submission is Christ. Ayun mga kalalakihan, tahimik lang yan, nanginginig na yung tumbong niya, tuhod niya, nanginginig na. Bakit? Si Kristo ang basehan. Pagtitignan niya ang sarili niya sa salamin at sa lente ng salita ng Diyos, gano'ng kalapit kay Kristo? Gano'ng ko kalapit ipamuhay si Kristo para magpasakop sa akin ng asawa ko? Kaya maintindihan natin, ito ay isang napakabigat na mandato at hindi kayo dapat magturuan bilang babae at lalaki, bilang mag-asawa na, oh, kita mo yan, sinasabi ko sa'yo. Hindi. Ito ay isang partnership. Isa itong commitment sa isa't isa na kung ang babae magpapasakop sa kanyang sariling asawa, ang lalaki naman ay committed na mamuhay gaya ni Kristo Jesus. Di ba't napakabigat? Kaya siguro tumaas yung BP ko kagabi at bumaba naman yung pulse rate ko kanina umaga kasi talagang pinipiga ko yung sarili ko, Panginoon, napakabigat nitong mandato mo sa amin. Napakahirap. Imagine kung ang tao pa ay hindi mananampalataya. Kung hindi siya na kay Kristo, papaano ito mag-work? Biyaya na lamang ng Diyos kung bakit tayo nakakilala sa Kanya at ngayon, kahit gano'n tayo ka-imperfect, kahit gano'n ka-inis na inis sa asawa mo, kahit ano pang kapintasan na nakita mo dyan, binibigyan ka ng pagkakataon. Kung ikaw ay babae, magpasakop. Saan? Kay Kristo sa pamamagitan ng iyong asawang lalaki. At ang kalalakihan naman ay maging katulad ni Kristo sa pamamagitan ng pamumuhay niya kagaya ni Kristo. Sumunod, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, anong dahilan pa tayo magpapasakop kay sa mga kalalakihan, sa mga asawa, sariling asawa, ang babae? Dahil siya ang ulo ng kanyang asawa. Eh, can you imagine yung katawan mo hindi nagpapasakop sa ulo? Sa madaling salita, eh, may sariling takbo yung katawan, hindi mo siya makontrol, hindi mo siya madirekta, mapapahamak. Naranasan nyo na ba na may ginagawa ng inyong katawan na ang isipan nyo ay hindi ito kontrolado? Napakahirap nun. Kaya ang pagpapasakop ng babae sa kanyang asawa ay ang kadahilanan na ang kalalakihan, ang lalaking asawa ay ulo. Ito ay nasa disenyo. Ang sinasabi dito ng salita ng Diyos sa pamagitan ng pagtuturo ni Pablo, ito ay natural. Ito ay tama. Hindi natural at hindi tama na ang babae ang nangingibabaw sa lalaki. Subukan yung mga ibabaw ang babae sa lalaki, magkakaproblema dahil hindi iyon ang disenyo kung papaano ang ulo ay nasa ibabaw ng katawan at wala sa ilalim. Sumunod na sinabi ni Pablo, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. And again, anong basihan? Kagaya ni Kristo. At ang basihan yung iglesia. Kaya sa unang punto po natin ngayong umagang ito, makita natin ang pagpapasakop sa isa't isa ay tanda ng paglakad sa liwanag. Ito'y tanda ng paglakad sa liwanag. Bakit? Walang hindi mananampalataya na gugustuhin magpasakop kay Kristo. Walang hindi mananampalataya na gustong sumunod at matulad kay Kristo. Kaya po sabi sa Ephesians chapter 5 verse 1 and 2, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Yun yung challenge. At ito'y inutos hindi lang sa pag-asawa pa lang, sa kalahatan ng iglesia. Ina-address ang kalahatan ng iglesia. Whether you're a man, a woman, asawang lalaki, asawang babae, o anak. Ito ang tagubilin. Dahil kayo ay anak ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal,
tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. The other day, Pastor John Ofilenya nag-chat sa akin kasi in-invite niya ako sa anniversary din yun, you know? Anniversary din nila, no? Mag-preach. I was so excited and fearful at the same time kasi first time ko mag-preach doon sa church nila. I was never invited. Sa tagal na yung magkakilala, ngayon lang ako inimbitahan. And sabi, ang nangyari, meron siyang topic na binigay sa akin sa Luke. At ngayon naman, ay napalitan, nag-adjust kami ng topic, napunta sa Romans 12 verse 1 and 2. Beloved, in view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, for this is your spiritual act of worship. Yun ang pangunahin dun. In view of God's mercy, ano ba yung mercy ni God? Hindi tayo karapat-dapat iligtas, hindi tayo karapat-dapat tubusin, pero dahil sa biyaya at habag ng Diyos, tayo tinubos niya. At kung tayo tinubos niya, marapat lamang na ialay natin ang buhay natin sa Kanya bilang buhay na handog. At ito rin yung sinasabi ni Pablo dito sa Epeso, kung niligtas ng Panginoon, buhay kayo, buhay niyong inyong ialay kay Kristo Jesus bilang mabangong alay at handog sa Diyos. At yun yung tanda ng pagpapasakop dahil tayo ngayon ay lumalakad sa liwanag ng Diyos. At ang lumalakad sa liwanag ng Diyos ay naglilinis ng kanilang kabaro, ng kanilang baro, ng kanilang buhay. Bakit? Nakikita niya eh. Sa mag-asawa, tandaan natin, hindi ito punaan. Nasaan yung dungis? Nasaan yung batik ng asawa mo? Nasaan yung kapintasan niya, kahinaan niya? Hindi. Makita natin sa sinasabi dito ni Pablo, ito'y paglilinis, pagtatakip, paghuhugas. Hindi mo i-expose ang kahinaan ng asawa mo o ang kanyang kabulukan dahil bakit? Kayo ay iisa na lang. At ganun ang ginawa ni Kristo. Imbis na tayo i-expose sa kasalanan, kinover niya ang ating kasalanan ng kanyang banal na dugo, kaya tayo naging banal. At dahil tayo covered ng dugo ni Kristo, ialay natin ang ating mga buhay. Ito'y pagpapakita ng pagpapasakop sa Diyos, sa isa't isa, at paglakad sa liwanag. Bakit? Habang ikay lumalakad sa liwanag, nakikita mo lalo kung anong iyong kapintasan. Ano pa yung mga natitirang dungis at bahid dyan na kailangang tanggalin? Hindi ito para mawalan ka ng pag-asa. Napakasama ako talaga. Wala nang kapag-asa. Hindi. Ito'y pagpapakita na salamat sa Diyos na ito'y na-identify at dapat itong immortify. Nakita, kaya kailangan i-address. Hindi lang ito ilagay sa ilalim ng carpet o sa ilalim ng kama, ilihim na lang at pagtakpan. Ito dapat ay pinapakita at isinusuko sa Diyos upang ang buhay natin ay may alay natin sa Kanya. Kaya ang pagpapasakop sa isa't isa ay tulad sa pagpapasakop ni Kristo Jesus sa Ama. Anong pagpapakita ni Kristo ng pagpapasakop niya sa Ama? Ba sinabi niya, nung siya'y nananalangin, Panginoon, kung maari lang, itong saro na ito ay palagpasin mo sa akin. Ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang matupad. Yun ang pagpapasakop niya. Tinanggal niya yung kanyang sarili. Pinagpaliban niya ang kanyang sarili. And ultimately, namatay siya. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Eh tayo, bilang pagpapasakop sa isa't isa, mga asawang babae, sa lalaki at ang asawang lalaki sa babae at maging sa iglesia, ang pagpapasakop natin sa isa't isa ay binigyan ng halimbawa ni Kristo Jesus. Walang ibang basehan ng pagpapasakop kundi si Kristo Jesus. Kaya kapag nag-demand sa atin ang Panginoong Diyos na magpasakop ka, magpailalim ka sa ulo ng iglesia, napakadali natin sabihin, yes Lord, magpapasakop ako sa iyo. Pero pagdating na sa pamilya, sa mag-asawa, para bang nakikita natin itong hiwalay kay Kristo? Hindi po. Ito'y directly connected kay Christ. Dahil sa halimbawang pinakita ni Kristo, kaya ang babae ay dapat magpasakop sa kanyang asawa. Pangalawa, ang nasa kaliwanagan lamang ni Kristo ang kayang magpasakop. Kung sinasabi mo ikaw'y mananampalataya, ikaw ay Kristiyano, ikaw'y nasa liwanag, wala kayong pwedeng gawin, kundi magpasakop.
At the moment na maramdaman mo, hindi, kailangan kong lumaban. Kailangan kong umalpas dito o kailangan akong masunod, yun dapat yung minamortify. Pinapakita yun dahil mahal tayo ng Diyos at ayaw niya tayong matulad saan? Sa nangyari kay Eva? Sa kanyang pangunguna, pagbitabita siya sa Eden, ang nangyari? Hindi niya alam. Inaahas na pala siya. Kaya nandyan, dapat ang mga magigiting na asawang lalaki na dapat sa pagpapasakop sa atin ng ating mga asawang babae ay makita sa atin ang kagaya ni Kristo. Una, grace. Bakit? Eh, talagang mayroong katigasan ng ulo naman eh. Meron naman talagang objection eh. Hindi naman agad-agad makukuha natin, lalo sa mga bagong mag-asawa. Hindi naman agad-agad yan. Napagising sa umaga, ay grabe, nagpapasakop na kagad kami sa isa't isa. Hindi. Kung paano si Kristo ay nagtiyatyaga, nagiging grasyoso siya, mapagbiyaya siya sa atin, ganun din tayo dapat sa ating mga asawa. Huwag natin silang durugin, dikdikin para lang magpasakop, kundi sila ay ating pupugin ng pagmamahal, ng pag-unawa. Atin silang lead sa Tagalog? I-lead. Gabayan, yan. Sila ay ating gabayan, hindi utusan. Anong kinaiba ng inuutusan sa ginagabayan? Ang pag-uutos ay napaka-remote, napaka-detached from the relationship. Pero ang paggagabay ay nandoon ka para kang isang pastol. Ikaw rin ay dumadaan kasama niya. Ano na dapat response ng asawang nagpapasakop? Nakikinig. Sumusunod. Bakit? Eh, pinakasalan mo yan. Dapat, nalaman mo sa panimula pa lang na may pagtitiwala ka na siya ay pinangungubabawa ng Panginoong Diyos. Nandyan ang banal na Espiritu. There's one thing na natutunan ko lately na pagtiwalaan sa Panginoon. Yung pagtitiwala sa banal na Espiritu na nananahan sa bawat individual. Ang hirap kasi yung ano eh, yung wala kang tiwala sa banal na Espiritu. Kasama sa pagtitiwala natin sa Diyos, sa kanyang banal na Espiritu na nananahan sa isa't isa, ay yung pagpapasakop natin sa isa't isa. Bakit? Naniniwala tayo, for example, sa mag-asawa, naniniwala ka na siya'y pinananahanan ng banal na Espiritu at hindi ka ipapahamak niyan. Kung ano mang sabihin yan, ay hindi sa ikasasama mo. Yan ay sa ikababanal mo. And the moment may anong tawag doon, may objection, the moment na meron kang pangontra, mag-isip kang mabuti, bakit ito nangyayari? Bakit ako tumataliwas sa sinasabi ng aking asawa? Ito ba ay immoral? Ito ba ay illegal? Ito ba ay makasasama sa akin? At kapag yan ay nasagot ng hindi naman, anong dahilan ng ating pagtutol? Anong dahilan ng hindi natin pagpapasakop? Pangatlo, kung walang pagpapasakop kay Kristo, walang magaganap na pagpapasakop sa mag-asawa. Sinasalamin, tandaan natin, sinasalamin ang ating pagpapasakop kay Kristo ang pagpapasakop natin sa mga relasyon natin dito sa lupa. Kaya dapat nating tandaan, hindi natin pwedeng sabihin tayo nasa liwanag kung tayo ay walang pagpapakumbaba. Dahil ang pagpapasakop ay pagpapakumbaba, paninikluhod kay Kristo Jesus. Hindi natin pwede sabihin, sumusunod ako kay Kristo Jesus, pero hindi naman tayo sumusunod sa ating mga asawa sa kanilang pamumuno. At mga kalalakihan, hindi rin natin pwede sabihin, mamumuno ako kagaya ni Kristo kung hindi ka naman namumuhay kagaya ni Kristo. Hindi ko to sinasabi para magturuan kayo. Hindi para sabihin natin na, oh, kita mo, kaya di ako nagsasabit sa'yo kasi hindi ka naman Christ-like eh. Yung babae, yung lalaki naman, magpasakop ka kasi hindi ka nagpapasakop kay Kristo eh, kaya hindi ka sa akin nagpapasakop. No, that's not the point. The point here is this. Isa na tayo, ang mag-asawa, iisa na yan. Sinasalamin nyo parehas ang relasyon nyo sa Diyos. At dapat tulungan nyo ang isa't isa na ang lalaki ay madulutan ng babae. Ma-encourage niya ang kanyang asawang lalaki na sumunod kay Kristo dahil sa kanyang pagpapasakop. At ang lalaki naman ay mahihiya sa kanyang sarili na kung hindi siya magpapasakop kay Kristo, hindi siya tutulad kay Kristo, paano magpapasakop sa kanyang asawa? Pero hindi ba't napakaganda
na kahit hindi perpekto ang ating mga buhay, hindi perpekto ang pagpapasakop ng babae, hindi rin perpekto ang pagiging kagaya ni Kristo ng lalaki, tayo nagkakaisa sa pagpapakumbaba. Na sinasabi natin sa ating mga sarili, pag tayo nagkakaroon ng hidwaan, pagtatalo, o hindi pagkakaintindihan, patawarin mo ako. Isang salita na napakahirap sabihin. Pero pag nabitawan mo na, napakaganda. Tandaan, hindi natin pwedeng sabihin tayo nasa liwanag kung tayo ay walang pagpapakumbaba. Pangalawang punto ngayong umagang ito, sinasalamin ang pagpapasakop at paggalang ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki, ang pagpapasakop at paggalang niya kay Kristo. Nandun na ito sa unang punto natin. It is a mirror of our submission to Christ, of your submission to Christ. If you're a woman, ang pagpapasakop mo kay Kristo. Ating pong balikan ang ating teksto. Sabi po dito sa verse 23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Anong sinabi? Anong klaseng pagpapasakop? Partial? Pag-convenient lang? Pagpaburka lang? Hindi. Nang lubusan. At ang basihan dito, ng sarili mong asawa. Naintindihan po natin? Hindi yung asawa ng iba. Kaya hindi natin pwede ikumpara yung mga asawa natin. Hindi natin pwede sabihin, o bakit siya? Bakit sila? Hindi natin pwede sabihin ganun, bakit? Hindi naman sila yung asawa natin eh. Ang binigay sa iyong asawa ng Diyos ay yan ang para sa iyo at para sundin mo upang ikaw ay mapabanal. At yan ang nilalayon ni Kristo. Ang iglesia ay pinababanal niya dahil ito'y sinasakop niya ng kanyang soberanya. Kaya ito'y sumasalamin sa pagpapasakop ng kababaihan sa kanilang asawang lalaki. Kaya po, una makita natin, mapagmahal sa asawa dapat ang kababaihan. Mapagmahal sa asawa. Paano natin may pagmapakita ang pagmamahal natin sa ating mga asawa? May kanya-kanya tayong tawag dyan na expression of love o love language. Yung iba daw, verbal, no? Dinuturo sa akin ng asawa ko to eh. Verbal, ano yung iba? Non-verbal service. At makikitaan natin dyan yung pangalawang punto, yung mapaglingkod sa asawa. Ang pagmamahal ay hindi lamang sa pakikipagtalik. Hindi lamang yon. Hindi lamang yung physical at yung intimate na pagsasama ng mag-asawa. Dahil maraming sasama sa isang bubong at may nangyayari sa kanila, ngunit hindi nagmamahalan. Ang daming ganyang istorya na, in fact, sa marriage counseling ng mga managhiwalay, ang tanong, kailan kayo huling naging intimate? May mga sagot na, nung nakaraang linggo lang, pero naghiwalay pa rin. Dahil ang pagmamahalan ay hindi lamang yung physical. Ang pagmamahal sa asawa ay maipapaliwanag natin to na mas malalim mamaya. Pero ilalagay natin sa salitang respeto. Respeto. Mamaya natin mas ipapaliwanag. Pangalawa, mapaglingkod sa asawa. Ang mga asawang babae ay dapat naglilingkod sa kanyang asawang lalaki. Kung papaano ang Panginoong Jesucristo ay tinatawag nating Panginoon, si Abraham ay tinawag na Panginoon ni Sarah bilang pagpapasakop, hindi dahil siya ay alipin ni Abraham, ngunit ito'y tanda ng paggalang sa kanya at paglilingkod sa kanya. So ang paglilingkod ng asawang babae ay pagpapakita ito ng pagpapasakop natin kay Kristo. Bakit? Ang paglilingkod mo, ang pagsisilbi mo sa asawa, may sinasabi doon, you will do this as to the Lord, gaya ng kay Kristo. Ay, paano? Kapag hindi mo kasundo yung asawa mo, hindi mo na siya paglilingkuran ng maayos. Pagka may alitang kayo, hindi mo na siya pagsisilbihan. Ganun ba tayo kay Kristo? Ganun ba ang disenyo ng pinapakita ni Kristo? Hindi po. Ang paglilingkod sa asawa ay pagpapakita ng paggalang, pagpapasakop kay Kristo Jesus. Kaya kapag ikaw ay tinatamad, nawawalan ka ng
gana dahil nag-away kayo kagabi, ay tuloy mo lang. Bakit? Sinabi naman sa salita ng Diyos, kung ikaw ay gagawa ng mabuti sa mga nakagawa ng masama sa'yo, parang ikay naglalagay ng nagbabagang mga uling sa kanyang ulo. Eh syempre, kung sino yung unang nagpakumbaba, sino yung unang nagsilbi, unang nagmahal, siya yung panalo. Amen ba? Amen. May problema yata tayo dito. Amen ba? Pag nagpakumbaba tayo, tayo yung panalo. Ang aking minamahal na Pastor June, ang tinuro sa akin nung siya'y nabubuhay pa, sabi niya sa akin, di bali nang matalo ka sa argumento, basta mapanalunan mo yung asawa mo. Ngayon ko naintindihan na yun ay pagpapakumbaba. Bakit? Kapag ikaw ay nagpakumbaba, kung sino man sa inyo nagpakumbaba, eh ito nagdadala ng pagpapala ng rekonsilyasyon. Imagine kung ang Diyos ay hindi nagpakumbaba, hindi niya sinugo ang kanyang anak at si Kristo ay hindi nagkatawang tao at he was high and lofty all the time. Paano siya mamamatay para sa kasalanan ng tao? Nandoon po yung pagpapakumbaba. Pangatlo, maging banal. Ang isa sa mga mandato ng pag-aasawa ay pagpapabanal. Yung sanctifying work ng banal na espiritu sa mag-asawa. Pero yung maging banal ay trabaho din at responsibilidad din ng pagpapasakop at paggalang natin kay Kristo sa pagitan ng ating asawa. Bakit? Dapat ang individual holiness natin ay tinatrabaho din natin. Alam nyo, isa sa pinagpapasalamat ko sa Diyos sa aking asawa ay yung meron siyang desire for personal devotion. Nung bagong kasal kami, I was so irritated na marinig sa kanya na hinahanap niya yung personal devotion niya. Hindi naman pinagbabawal, pero parang ang punto ko noon ay dapat pagyamanin muna natin yung family worship or sa ating dalawa. Pero hindi ko nakita na hindi naman pala ito dapat nagbabanggaan. Kasama sa personal na pamumuhay ng isang individual na tao na kinasal ay yung pagpapabanal niya sa kanyang sarili. Sa madaling salita, yung pursuit of holiness. Totoo ng mag-asawa ay nagkakatulungan dyan na sila parehas ay nagtutulungan para sa ikababanal ng isa't isa, pero wala kang maituturong kabanalan sa kapwa mo kung hindi ka rin nagpapabanal. Sa madaling salita, ang iyong relasyon sa Panginoong Jesucristo at relasyon mo sa iyong asawang lalaki o babae, lalaki sa asawang babae, ay dapat ito ay nilalagyan ng effort. Kasi pag sinabi kong pinag-e-effortan, parang trying hard na Tagalog yan. Ito ilalagyan, pinubuhusan ng effort, ng lakas, na pababanal ka. Tandaan natin, ang pagpapabanal ay kakaharapin na ma-oportunidad para maging banal. Pag sinabi nating magpabanal, magpakabanal tayo, eh nandyan yung kasalanan, nandyan yung temptation. Ano masasabing sumusunod ka sa salita ng Diyos? Pag merong temptation na sumuway, ano masasabing ikaw ay naging mapagpasensya kung merong pagkakataon na sinusubok ang pasensya mo? Ano masasabi na ikaw ay mapagpakumbaba pag nandyan yung pagkakataon na may nagmamalaki sa sarili mo? Doon ka lalo dapat magpakumbaba. Ito ay nagdudulot ng pagpapabanal. At panghuli, magbigay galang o pagpitagan. Ito na po yung respeto at yung reverence. So sinabi ko po kanina, si Sarah ay tinawag na Panginoon ang kanyang asawang si Abraham hindi dahil siya ay alipin, ngunit siya ay nagbibigay ng akma at dapat lamang na paggalang sa kanyang asawa. Yung reverence na tinatawag. Reverence o paggalang. Tandaan, ang pagbagsak ni Eva sa kasalanan ay kanyang pagsuway ang pagsuway niya sa utos ng Diyos una sa lahat at sinalamin ito ng pangingibabaw niya kay Adan. Dahil si Eva ay subtly, very subtle na nagrebelde rin, hindi nagpakita ng pagpapasakop sa kanyang asawa, yun ang naging dulot ng kanyang pagkakasala.
Sinabi ko sa aking mga previous preaching, kung tayo ay lilihi sa disenyo ng pag-aasawa, mandato ng pag-aasawa ng Diyos, tayo ay nag-iimbita o nagbubukas ng pagkakataon na tayo magkasala. Hindi man direktang kasalanan na hindi gampanan ng lalaki ang kanyang mandato bilang mag-provide o mag-protect, gawin yung mga bagay na yun dahil sa mga kung anumang kadahilanan. Pero nangyari, ito'y nagbubukas ng paraan para magkasala. Kasama dyan yung pride. Kaya ang dami kong nakita na mga relasyon na bumagsak o hindi man tuluyang bumagsak, nagkakaroon ng mga problema. Mga mananampalataya ito na namumuhay na parang hindi mananampalataya. Bakit? Lumihis sa disenyo ng Diyos. Hindi yung mandato ng Diyos ang sinunod, kundi yung convenience, kung ano yung mag-work, nagiging pragmatic. Because this works for us. Hindi lang ganun yun, kasimple. Kailangan bantayan natin na masunod natin yung pagpapasakop. Kung itong mga bagay na ginagawa natin sa ating mga relasyon ay naglalayo sa disenyo ng Diyos ng pagpapasakop sa ng babae sa lalaki, ay magkakasala talaga tayo. Kailangan kung ano man yung ating desisyon na mga set up sa ating pag-aasawa, pagpapamilya, ay hindi pa rin ito lumilihis o naglalayo sa pagganap ng bawat individual na lalaki man yan o babae sa pagtupad sa mandato at pagkakatawag ng Diyos sa kanya. Ang pangatlong punto po natin, dapat isalamin ng pag-ibig ng lalaki ang pag-ibig ni Kristo Jesus sa kanyang iglesia. Ito na. Sabi ng isang pastor, narinig ko, hindi sinabi ni Pablo dito sa babae na mahalin niya ang kanyang asawang lalaki. It's the other way around. It was the man who was told to love your wife as Christ loves the church. Bakit? Tingnan po natin. Una, mapagsakripisyo. Ang iglesia po, ang isang disenyo ng Diyos na napagpapakita ng kanyang sakripisyo. Siya'y namatay para sa mga mananampalataya, para sa kanyang mga hinirang. Kaya po, balik tayo sa ating teksto sa verse 25. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandod niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Ano daw ang tagubilin sa atin? Magsakripisyo ng buhay. Kaya ganun na lamang na hindi sinasabi ni Pablo, direkta na yung words na, wives, love your husband. Yung sinabi doon, magpasakop. Sa kaduluduluhan, sa verse 33, subalit ito'y para din sa inyo, kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, na gaya ng inyong sarili. Inulit, mahalin. Sa kababaihan, mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. So ano yung dinedemand ng relasyon sa mag-asawa, sa lalaki? Lalaki, mahalin mo ang isang asawang babae gaya ng pagmamahal ni Kristo sa kanya iglesia. Ano naman ang hinihingi, dinedemand ng pag-aasawa sa kababaihan? R-E-S-P-E-C-T, respect. Bakit? Paano hindi mo re-respetuhin yung mamamatay para sa'yo? Ang pagpipitagan sa lalaki ay dahil siya ay handang mamatay, ibuwis ang kanyang buhay, literal man o hindi, kalimutan ang kanyang sarili para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya dapat lamang siya ay igalang, dapat lamang siya ay pagpitagan, pagkat pag nagkagipitan, walang ibang magbubuwis ng buhay, kundi ang lalaki. Naintindihan po natin, yun ang disenyo ng Diyos, na kung meron mang mamamatay yung lalaki yun, kaya nga mortality rate daw ng lalaki mas mataas kaysa sa babae. Practically, dahil ang mga kalalaki ay exposed sa elements pag sila nagtatrabaho, simulat sa pool pa lang, nagsisimula pa lang sibilisasyon, ang mga nagpo-farm, mga lalaki, ang nagko-construction, mga lalaki, ang mga lumalaban sa gera, mga lalaki. Kaya daw yung suffrage, yung pagboto, sabi nila, ay hindi ito patungkol sa paninikil ng mga rights to suffrage ng babae, kaya hindi sila bumoboto dati. Noong araw pala, in the continental United States,
nung araw, kaya mga lalaki lang bumoboto dahil you get to vote when you go to war. Dahil ikaw ang magbubuwis ng buhay at ang magdidirekta ng future mo ay yung kung sinong presidente o sino mauuna sa politika, eh dapat lang bumoto ka. Tama ka, babaihan? Nung nagsimula ang bansang Amerika in the American Revolution and then the American Civil War, mga kalalakihan ang bumoboto lamang dahil sila yung nagbubuwis ng buhay. Literal na nangyari. At kung magkakaroon ng gera ngayon sa Philippine Sea, West Philippine Sea, sinong padadala? Mga misis? May hawak na sandok? Hindi naman sa pagmamak sa inyo, no? But it's absurd. Nakakahiya sa aming mga lalaki na kung mga kababaihan ang ipadadala sa gera. This is about sacrifice. Nawala yung picture na yon because we're living relatively in a peaceful time. Peacetime ngayon eh. May makanya-kanyang mga gera-gera kung saan-saan lang. Pero pag nagkagipitan ulit, sino ang tatayo? Sinong magtatanggol? Ang nakalulungkot, kahit sa pagbigay ng credit sa mga heroes, kapag babae ang lumaban sa gera, Gabriela silang, sino ba yun? Gabriela, sino man siya? Sino itong mga babaeng heroine sa ating history? Ano nangyari? Melchora Aquino, yung mga yan. Ano nangyari? Talagang grabe, palakpakan. Talagang pinagsisineselebrate sila kasi isipin mo babae. Pero kapag kalalakihan, imagine kung ilan ang nagbuwis ng buhay pero ilang mga ilan lamang ang nailalagay sa pantheon ng mga bayani. Pero napakaraming namatay, nagbuwis ng buhay. Ano pinapakita po dyan? Ang utos ni Kristo, mahalin mo ang iyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia at hinandog niya ang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa magitan ng paghuhugas ng tubig at sa salita. Ito'y pagsasakripisyo. Una mong minamortify yung sarili mong kasalanan. Napakahirap bilang lalaki. Ang dami mong issues, ang dami mong pinaglalaban ng kasalanan. Kaya bago ka palang makasal, simulan mo na. Patayin mo na yan. Huwag mo nang patawirin. Bakit? May mandato ka. Sinasabi sa atin, pagtanggol natin, ipagpitaga natin, buhayin natin, ibigay natin ang pangangailangan nila at mamatay tayo kung kinakailangan. Magsakripisyo ka. Kasama dyan yung pangalawa, mapagpakumbaba. Kung ikaw ay isang mister at mayabang ka, nagmamataas ka, hindi ka marunong magsakripisyo. Hindi lamang buhay ang sinasakripisyo. Anong pagsasakripisyo mo sa buhay mo na kung yung iyong sariling kayabangan ay hindi mo maisakripisyo? Pangatlo, pamumuno ng may pagmamahal. Ito po yung binanggit ko kanina na hindi ito pag-uutos. Ito'y pagtuturo, ito'y pag-guide. Pang-apat, nagpapabanal. Kung paano si Kristo, sinabi niya ay pinabanal niya iglesia. Anong gagawin mo bilang lalaki? Magpakabanal ka rin. Bakit? Ang mandato mo mamatay sa kasalanan at mamatay din kung kinakailangan para sa iyong asawa. Pero kung iiwanan mo sila, mamamatay ka kaagad. Pero hindi mo naman ginawa yung trabaho mo na sila'y mapabanal, maiiwanan mo sila na wala silang guidance. Turuan ang ating mga anak. Kaya nga napaka-importante ng family worship. Napaka-importante. Sa aming pag-uusap ng asawa ko, nung nakamakailan, sabi niya, lahat ng ito, pinag-usapan natin, babagsak ito kung hindi natin gagawin yung regular na pagsamba sa Panginoon bilang isang pamilya. Pagdudulong-dulugan lang kami. Maaring mag-work for a time, maaring magampanan namin yung aming mga mandato, mga trabaho, anong magiging resulta nun? Yayabang kami. Magmamalaki kami. O, kita mo, ginawa ko naman yung part ko eh. Pero ba't ganyan nga pa rin? O, di ba? Magyayabangan na lang tayo. Pero yung ginagawa ng panambahan, ng pagpapabanal, ito ay nagpapababa sa ating kalooban. Nag-humble sa atin. Kaya hindi lang nagpapabanal, ngunit nagpapakabanal. Ang kalalakihan ng pinagmumula ng direksyon ng kabanalan. Dapat tayo nagtuturo ng salita ng Diyos, hindi yung asawa natin.
Dapat tayo pinagmumulan. Kaya dapat kung ikaw ay lalaki, mag-aral ka ng salita ng Diyos. At tupagin mo pag-aralan ng salita ng Diyos, hindi kung ano-ano yung mga hobbies na hindi naman nagdudulot ng kabanalan. Habang ikay wala pang asawa, ngayon pa lang magbasa ka na. Sabi ko nga, knowing what I know right now, sana mas ginugol ko yung aking mga brain cells nung akong mas bata pa sa mas makabuluhan na makatutulong sa akin para mas mapabanal ko ang aking mag-ina. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Kaya dapat nating tandaan, si Kristo ay namatay para sa kanyang iglesia. Kaya dapat handang magsikripisyo ng buhay ang asawang lalaki para sa ikababanal ng kanyang asawang babae. Kung may kamamatayan ka, hindi lang ito for the preservation of the life of your wife and your children. It is for their holiness. Para sa kanilang kabanalan. Let's not talk about giving your life, yung magpakabatay, magpaka-isakripisyo mo para mamatay ang buhay, ang sarili mong buhay, kung hindi mo man lang sila madala sa iglesia. Huwag na tayo mag-usap na magsasakripisyo ka ng buhay mo sa gera o kung ano pa man para proteksyon na ng iyong mag-ina, ang iyong pamilya, kung hindi mo man lang sila madala sa hapag at manalangin. Mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi tayo tinawag ng Panginoong Jesucristo na para payamanin ang ating mag-ina o ang ating asawa. Nabigyan sila ng mga luho. Hindi yun. Tayo inutusan ng Diyos para pabanalin ang ating mga asawa. Ipresenta sila sa Diyos kung paano si Kristo ay pinababanal na iglesia para ipresenta sila sa Diyos bilang walang bahid, dungis, walang kulubot. Ganon din tayo. Hindi ko sinasabing huwag niyong regaluhan ninyong mga asawa. Let's not oversimplify. What I'm saying is, mas mahalaga yung kabanalan. Kaya ang mga kababayan din naman, huwag tayo masyadong maging materyoloso. Kung hindi man may bigay sa atin ang ating mga asawang lalaki, yung ating inaasam na mga material na bagay, pero siya naman ay nagsusumikap na tayo pabanalin, ituro ang Panginoong Diyos, eh wala nang masihigit pa doon. Hindi natin madadala sa hukay ang kayamanan. Ang sabi po ni Alexander the Great, pag siya'y namatay, tatlong bagay ang kahilingan niya. Sabi niya, ang kanyang mga doktor, ang mga espesyalista, ang magdala sa kanyang kabaong papunta sa libingan. Pangalawang kahilingan, lahat ng kayamanan niya ay ilatag mula sa kanyang bahay hanggang sa kanyang libingan. Pangatlo na kahilingan niya, ang kanyang kamay ay ilaylay sa kanyang kabaong para makita ng sangkatauhan na unang-una, walang kahit anong pera, doktor, makapagpapagaling sa'yo, makapagbuhay sa'yo kapag namatay ka na. Pangalawa, hindi mo madadala yung kayamanan sa hukay. Pangatlo, dumating kang empty-handed sa lupang ito, lalabas ka rin sa lupang ito na walang hawak. Kaya huwag tayo mag-focus sa material na bagay. Doon tayo sa eternal. Hindi masama na mangarap o magsumikap para sa ika-asenso ng buhay, pero ang pinaka first and foremost na tututukan ng kalalakihan, kabanalan. You will fail miserably kung mapayaman mo yung pamilya mo pero hindi nila kilala ang Diyos. You will fail miserably. Tandaan, si Kristo ay namatay para sa kanyang iglesia kaya dapat handang magsakripisyo ng buhay ang asawang lalaki para sa ikababanal ng kanyang asawang babae. Ang panghuling punto po natin, ang pagsunod sa mandato ng mag-asawa ay may malawak na bunga para sa iglesia. Ito'y para sa pangkalahatan na. Hindi lamang ito sa mag-asawa, kundi sa lahat. Balikan po natin yung teksto natin. Ang sabi po dito ni Pablo, in verse 28, gayon din naman dapat mahalin ng lalaki kanyang asawa tulad ng sarili niyang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay magmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, sa halip ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Anong ginagawa ni Kristo sa iglesia? Inaalagaan, binibihisan, nililinis, pinapabanal, pinapakain, binibigay yung pangangailangan. At tayo bilang isang iglesia, yun ang nararanasan natin. Kaya wala ni isa ditong dadahilan na magsasabi na, bakit ko gagawin yan? Hindi naman nakakaranas niyan. Hindi. Nakaranas tayo lahat ng pag-sustain ng Panginoon, ng paglingap niya, ng pagbuhos niya, ng pagpapala. Kaya sa dulo, ang sinabi po dito, verse 30, tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. If you're part of his body, anong sinasabi dito sa premise?
If you're part of the body, Christ is the head of the church. Therefore, you must submit to Christ. Magpasakop ka kay Kristo. In verse 31, gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila sa kanyang asawa, ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Meron ditong malalim na hiwaga at sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa ugnayan ni Kristo sa iglesia. Ito'y may kaugnayan ang pag-aasawa, ang pagsasama ng dalawang mag-asawa at pagiging isa niya sa iglesia. Na kung paano tayo ay nakay Kristo na, tayo ay pinalaya sa kamatayan at kasalanan, sa pagkaalipin, tayo isa na kay Kristo. Merong isang napakagandang sinabi si Martin Lloyd-Jones, Dr. Martin Lloyd-Jones, patungkol dito sa isang komento. Sabi niya, sa Eden, sa Hardin ng Eden, ang Panginoong Diyos ay pinatulog si Adan. At siya'y natulog, kinuha ang kanyang tadyang sa kanyang tagiliran at binuo ang babae at binigay sa kay Adan. Nung si Kristo ay napako, sabi niya, he was pierced on his side. And with the blood and water that gushed out, yung sinasabi, pagpapabanal sa tubig, paghugas sa pamamagitan ng dugo, came out the church. It was Dr. Martin Lloyd-Jones who said that. Sinabi niya na kung paano si Adan ay kinuha ng tadyang, si Kristo Jesus ay binutas sa tagiliran at ang lumabas ay yung kanyang ang kapagpapabanal sa iglesia. At ano sinasabi doon? Kung paano si Eva ay binigay kay Adan bilang mapapangasawa, ang iglesia naman ay binigay kay Kristo bilang kanyang mapapangasawa. Sa madaling salita, kapatid, meron tayong mandato bilang pangkalahatan sa iglesia, hindi lamang ang may asawa, kundi bilang bawat isa, tayo ay may mandato. Una, pagmamahalan sa isa't isa. Mahalin natin ang isa't isa. Pangalawa, paggalang sa isa't isa. Respeto sa isa't isa. Pagpipitagan sa isa't isa. Pangatlo, pagkakaisa. At pag-apat, pagpapasakop. Kung babalikan lang natin yung verses 1 to 20, nandun lahat nakalagay. Para mag-effect yung liwanag na nasa sa atin, dapat tayo magpasakop sa isa't isa, magpakumbaba sa isa't isa, mamuhay na may kabanalan, at talikuran yung kasamaan. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose it. Be wise sa pamumuhay. Mamuhay tayo na may kabanalan. Kaya tandaan natin, ang kabanalan ng iglesia ay nagsisimula sa pagpapabanal ng ating mga pamilya. Turuan natin ang ating asawa, mga kalalakihan, ang ating mga anak, na maging banal, magmahalan, magpasakop sa isa't isa, so that when they get here, pag nandito tayo sa pagtitipon sa iglesia, wala nang adjustment, kumbaga, natural na sa atin. Dahil nagmamahalan tayo sa loob ng pamamahay, naggagalangan tayo sa pamamahay natin, nagkakaisa tayo, nagpapasakop, pagdating sa iglesia, natural sa atin. Gawin lahat ng mga bagay na yan. Anong ending? Ang pag-aasawa ay tinatag ng Diyos upang may pamalas sa sangkatauhan ang uri ng relasyon na banal at kasiyasiya. Ito yung relasyon na pinapangharap ng marami. Mapapasabi yung iba na sana all. Sana all. Sana lahat na lang may ganito. Tayo pinagpala na maging parte ng katawan ni Kristo na namamalas natin ang bagay na yan. Bilang hamon, ikaw ba ay gumaganap sa iyong tungkulin? Bilang lalaki at bilang babae, ginaganapan mo ba yan? Kung hindi, wala nang ibang panahon kundi para magsimula kundi ngayon. Pangalawa, ginagawang ba ito na ang pinaka-anaasam ay kabanalan? Banal ang mandato ng Diyos na mag-asawa, sa pag-aasawa, pagpapamilya, pagkat ito'y magbubunga ng kabanalan. Hindi ito para maging tama lang tayo sa harapan ng ating asawa o kung ano paman. Ito ay para sa kabanalan natin. Pangatlo, ginagawa mo ba ito para sa katanyagan ng pangalan ni Kristo Jesus? Is it for the glory of God? Is it for His honor and glory?
Para sa mga mananampalataya, ikaw ay tinanggap sa pamilya ng Diyos nang dahil sa biyaya lamang sa iglesia. Maging sa iyong sariling pamilya, it is by grace. Huwag mabuhay para sa sarili, bagkus mabuhay para sa kapurihan ng Diyos at sa kababanal ng mahal sa buhay. Ikaw ay magpasakop sa Diyos araw-araw. It is a daily submission to God na magdadala sa atin na makapagpasakop tayo sa ating mga minamahal. Para sa mga hindi mananampalataya, ikaw ay kalaban ng Diyos dahil sa iyong pagsuway. Ikaw ay parurusahan dahil sa iyong kasalanan. Ngunit sa biyaya ng Diyos, masusumpungan mo ang kaligtasan kay Kristo Jesus. Kaya magsisi ka ngayon at manampalataya sa natapos na gawa ni Kristo upang ikaw ay maging kasama sa kanyang pamilya. Gawin mo ito ngayon at hindi bukas. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, marami pong salamat sa umagang ito na patuloy niyong kaming tinutuwid, tinuturuan, pinapakita kung ano dapat landas na aming tahakin. Ang dalangin namin, O Diyos, na patuloy niyong kaming pabanalin. Dalangin namin, Lord, na patuloy niyong durugin ang aming mga kayabangan. Durugin niyo, Panginoon, itong mga pagmamatigas ng aming puso upang kami po'y maging dalisay at maging banal sa iyong harapan. Bilang mga kalalakihan ay maging katulad kami lalo ni Kristo, ng iyong anak na si Kristo Jesus na nagsasakripisyo ng kanyang buhay para sa ikababanal ng kanyang iglesia. Gayun din naman kami magsakripisyo ng aming mga sarili, ng aming mga kayabangan, ng aming mamataas para mapabanal ang aming mga asawa. At ang mga kababaihan naman, Lord, ay dalangin namin na magpasakop sa aming mga mister, Panginoon, sa mga asawang lalaki, Panginoon, upang maisalamin ito ang pagpapasakop at paggalang pagpipitagan sa inyo, O Diyos. Gayun din, O Diyos, dalangin po namin bilang isang iglesia, ang layo namin, Panginoon, ay magpasakop sa iyong lubos, mapabanal at mabuhay ng may kabanalan. Kaya dalangin namin, O Diyos, patuloy niyo kaming giyagisin sa araw-araw na magpasakop sa iyong salita. Unahin namin, Panginoon, ang iyong kalooban, ang iyong kaharian upang patuloy kami na mapabanal at magawa ang iyong kalooban. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-iingat at paggabay sa amin para sa natitira pang oras na ito. Samahan niyo kami, O Diyos, at patuloy niyo kaming gabayan. Ito kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Tayo po'y tumayo.